lumubog na MT Princess Empress na nagdulot ng oil spill sa Oriental Mindoro at mga kalapit na baybayin, natuntun na ng Remotely Operated Vehicle o ROV sa ilalim ng dagat. Mas agresibong clean-up para pigilin ang pagkalat ng langis, iniutos ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Barko ng US Navy na galing Japan para sa military exercises, kasalukuyang nakadaong sa pier ng Maynila. Bakit kaya nasa Pilipinas? Beat the heat! Dahil ang dry season o tag-init, nag-umpisa na ayon sa pag-asa. Ano-ano ang pinaghahandaan nyo? Pakinggan natin ang boses mo. Iba't ibang uri ng mga baril, pati submachine gun, tumambad sa mga otoridad sa raid ng CIDG sa isang condo unit sa Makati. Tanawing mala-Japan daw ang fuse kahit nasa Pilipinas lang. Saan kaya matatagpuan? Kuya Kim, ano na? At ang magkahiwalay na comeback teleserye nina Kapuso Royal Couple, Ding Dong Dantes at Marian Rivera, kasado na. Ano-anong pagbibidahang proyekto kaya ang dapat abangan? Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tatlong linggo matapos sumubog sa bahagi ng Oriental Mindoro, natuntun na ng remotely operated vehicle mula Japan ang MT Princess Empress sa ilalim ng dagat. Sinusuri na raw ng mga eksperto ang datos na nakuha ng ROV para sa magiging susunod na hakbang para tuluyang mapigil ang oil spill. Sa gitna niyan, nag-issue ng subpoena ang Justice Department sa ilang ahensya, kabilang ang Marina at Philippine Coast Guard, para dumalo sa investigasyon kaugnay sa lumubog na barko. Narito po ang sanib puwersang pagtutok ni Nasalima Refran at Chino Gaston. Matapos ang ilang oras na pagsisid sa madilim at napakalalim na karagatan, natagpuan na ng Remotely Operated Vehicle o ROV mula Japan ang lumubog na MT Princess Empress sa lalim na 400 meters, may 15 kilometro, mula Hilaga Silanga ng Mindoro. Kinokontrol ang ROV na PAMI, pangalang Hakuyo, mula sa mothership nitong Shin Nichimaru mula pa sa Japan. Sinuri ng ROV ang barko at tiningnan kung ano-ano pa ang pinagmumula ng tagas ng langis na kumalat at umabot na sa napakahalagang biodiversity site at marine protected area ng Verde Island. Pero may limitasyon daw ang kayang gawin nito. Pang-locate lang at sabi may kakayahan siya mag-patch up eh. Kung ano ba ang behol, ang maganda lang sa ROV, meron ka ng 3D image ng barko. So, pag magkaplano kang i-siphon o anumang action afterwards, maganda-ganda na yung basihan mo. Sa Incident Information Center website na nagbibigay ng update sa oil spill, sinabing patuloy ang ugnayan ng RDC Ryald Marine Services sa mga otoridad at eksperto para mapigilan ang pagkalat ng oil spill. Patuloy ding tinatrack ang galaw ng oil spill gamit ang aerial at satellite imagery. Ayon naman kay Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor, hinihintay pa nila sa ngayon ang opisyal na report kaugnay sa nakuna ng ROV bago magsagawa ng nararapat na hakbang sa barko. Inaasahan natin na makakapaglabas ng opisyal na report ang kumpanyang ito in 3, maximum of 5 days. Kasalukuyan din mayroong dalawang consultants, mga experts na nakasakay sa barkong ito, nagsasagawa ng pag-aanalisa ng laman ng barko ayon na rin sa pagkakabungan ng ROV. Ang lawak ng pinsalang idinulot ng oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress, tanaw rin mula sa himpapawid sa isinagawang aerial inspection ni Justice Secretary Remulla at iba pang opisyal ng gobyerno. Nangingitim na ang mga pampang sa bayan ng Pula na pinaka-apektado ng oil spill. Kita rin may malapit na bakas ng langis papunta sa Verde Island. Paglapag, namuong langis naman ang sumalubong sa kanila sa dalampasigan. It's bigger than advertised, meaning to say, between Batangas and Mindoro, kalat na talaga siya. And it's really there, very near Verde Island already.
Matapos makausap ang lokal na pamahalaan ng Pola at Incident Command Post sa oil spill, ipinag-utos si Remulla ang mas agresibong cleanup sa pamamagitan ng resolusyon ng NDRMC. Tayo na mismo mag-undertake ng cleanup by hiring our own ROVs. And if there are insurance policies that will allow them to reimburse us, so be it. Kasi habang kung meron pang mahihigop na naroon na makakawala, it's better that we do something about it. Nag-issue na rin ng sabina ang DOJ sa Marina, Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority Limay Bataan na pantalan kung saan kinarga ang 800,000 litro ng industrial oil para dumalo sila sa case build-up meeting at magpakita ng mga dokumento. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran. Chino Gaston nakatutok, 24 oras. May mga fish sample na sa mga lugar na naapektuhan ng oil spill na nakitaan ang mababang level ng mga contaminant na mapanganib sa kalusugan ayon sa isang grupo. Ang pinsala sa supply ng pagkain ang isa sa pangmatagalang epekto ng oil spill na kanilang binabantayan. Lalo't ang oil spill ay nakarating na sa Verde Island Passage na sentro ng marine biodiversity sa mundo. Diyan naman tumutok si Maki Pulido. 14,000 square kilometers ang lawak ng karagatang sakop ng Verde Island Passage. Sa ilalim nito, matatagpuan ang pinakamayamang yamang dagat sa buong mundo. Nasa 200 na coral species ang matatagpuan dito na bumubuhay sa halos 2,000 marine species, pati na mga endangered o nanganganib nang mawala sa mundo. Also includes mangrove forests, sea grass beds, and world-famous coral reefs. In these coral reefs, you find the highest marine biodiversity on the planet. Ang yamang dagat na ito ang nalalagay sa panganib sa pagkalat ng tumatagas na langis mula sa lumubog na MT Princess Empress. 600 kilometers ang kabuuang haba ng coastline ng Verde Island Passage sa 5 probinsyang bahagi ng Conservation Corridor: Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon. Nasa gitna nito ang Verde Island. 3 barangay na sa Verde Island ang nakitaan ng langis at kasalukuyan pa rin nililinis. Pero nang mag-aerial survey ang Philippine Coast Guard kahapon, nakitaan na rin ng oil patches ang 2 barangay ng Tingloy, Batangas, isa sa pinakasikat na diving spot sa bansa. Binabantayan ngayon ang mga bayan ng Bawan at Mabini. Hanggat hindi napapatch up yung butas ng barko at hindi natin nakokontrol, parang everything is possible. Kaya nga, ang importante rito, nag-step up tayo ng operations. Ang mga kinolektang water samples ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mula sa 9 na bayan ng Oriental Mindoro, nakitaan na ng traces ng petroleum products pero nakapaloob pa rin ang level nito sa standard ng DENR. Meron na ring low-level contaminants ang mga nakuhang fish sample na mapanganib sa mga tao at ibang living organism. Wala pa raw katiyakan ng kanilang pagsusuri sa usaping food safety kaya't patuloy nila itong pag-aaralan. Para sa grupong Sea Institute, ang pinsala nito sa food ang isa lang sa mga long-term effect ng oil spill. The oil breaks up into other compounds, no? And it enters the food chain. So these toxins accumulate through the food chain. And as you go higher and higher the food chain up to us and other predators like sharks, no? Tumataas actually yung concentration ng toxins na to. Hindi lang mismo ang karagatan ng napinsala ng oil spill, pero maging ang kabuhayang nakasalalay dito. Ngayon pa lang, 19,000 na mga mangingisda na ang nawalan ng kabuhayan dahil pinaiiral pa rin ng BFAR ang ban sa pangingisda sa mga apektadong lugar. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Naghain ang resolusyon si Senadora Risa Ontiveros para paimbestigahan ang tila pagpabordaw ni Senior Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban sa 3 sugar traders na mas mahal pa umano ang benta sa imported na asukal. Ang paliwanag ng DA sa sanipwersang pagtutok ni na Bernadette Reyes at Mav Gonzalez.
Nakarating daw kay Senador Risa Ontiveros na ilang industrial users ang gusto sanang mag-import ng sarili nilang asukal mula sa Thailand, kung saan 25 pesos per kilo lang ang bentahan. Pero hindi umano sila pinayagan ni Agriculture Senior Yusek Domingo Panganiban. Sa halip, itinuro umano sila sa tatlong accredited sugar traders, ang All Asian Counter Trade, Sukden Philippines at Edison Lee Marketing. Ang prinesyo umano ng All Asian, 85 pesos per kilo. Sa komputasyon ng opisina ni Ontiveros, sa 440,000 metric tons na aangkating asukal, aabot ng 10.5 hanggang 14 billion pesos ang aniay super profit ng tatlong importer. It is a cartel that generates super profits, none of which will go to the national treasury. Hindi pa tayo kahit kailan nakaranas ng ganitong kagarapal na monopolyo. Sa ganong tubo na pinaghahatian lang ng tatlo, di mahirap isipin kung magkano ang kickback dyan. Naghaina ng resolusyon si Ontiveros para imbestigahan ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Iprinisinta rin ni Ontiveros ang larawan ng mga kinatawan ng tatlong sugar importers, kasama sina Pangulong Bongbong Marcos at Panganiban sa Malacanang. Is it normal to host sugar importers in Malacanang? Is the president being manipulated by his underlings who handpicked the importers? Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Pangulo, ni Yusek Panganiban at ng tatlong nabanggit na kumpanya. Ang sabi naman ng Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture, dati pa raw sinagot ni Senior Yusek Panganiban ng mga dahilan sa likod ng pagpayag ng importasyon ng tatlong kumpanya. Layunin lang naman daw ng departamento na mapababa ang presyo ng asukal. Ang tinitingnan natin sa ngayon ang atin pong pagbaba ng presyo sa ating mga merkado. Ayon sa isang opisyal ng Sugar Regulatory Administration, aprubado na ng Malacanang ang pagbibenta ng mga nakumpiskang smuggled na asukal. Ibebenta ito sa mga kaniwa stores sa halagang 70 pesos kada kilo. Yung layunin po nito is to provide the consuming public with cheaper sugar in the market. Sang-ayon sa planong ito ang United Sugar Producers Federation of the Philippines. Itong mga smugglers, hindi na nila marirecycle po. Kasi ang ginagawa, ang madakip ng authorities, binibidding, ino-auction. Ang bumibili, ganun pa rin. Sila pa rin yung mga smuggler. So nare-recycle. So ito, no chance to recycle. Pero ayon sa Department of Agriculture, inilalatag pa nila ang mga alituntunin upang matiyak na walang legal na hadlang dito. Baka pwedeng sa donation. So kung idodonate ito sa Department of Agriculture, from agriculture to other institution, maybe FTI, then from FTI going to Kadiwa. So may legal impediments? Wala po naman. But as long as we have to make it clear dun sa atin pong mga guidelines. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Ipinasilip sa media ang nakadaong ngayon sa Maynila na barko ng Amphibious Ready Group ng US Navy na USS America. Galing Japan ang barko kung saan lumahok sa joint military exercises doon ang crew nito. Pero hindi raw yan ang pakay nila sa kanilang pagbisita sa bansa. Nakatutok si JP Soriano. Sila ang mga sundalong Amerikano na lumahok sa joint military exercises sa bahagi ng Okinawa, Japan. Sakay sila ng USS America, ang pangunahing barko ng Amphibious Ready Group ng US Navy. Matapos ang ilang linggong military exercise na yan, ang USS America nagtungo sa Pilipinas at nakadaong ngayon sa pier sa Maynila. Pero di gaya sa Japan, hindi lalahok sa anumang military exercises ang USS America habang nasa Pilipinas. Bagkus, narito sila para magpahinga at makapamasyal sa Maynila ang kanilang crew. Sa ilalim ng Visiting Forces Agreement ng Amerika at Pilipinas, pinahihintulutan ang pagpunta sa ating bansa ng mga barko at eroplano ng Amerika. Habang nakadaong sa pier sa Maynila, inimbitahan ng US Navy ang Philippine media sa isang ship tour. Dito, ipinakita nila ang iba't ibang bahagi ng USS America.
Ito ang flight deck ng isa sa pinakamalaking US Navy ship sa buong mundo, ang USS America. At ayon sa tagapagsalita ng USS America, kaya nito mag-handle ng 25 aircraft ng US. Pero kaya nito mag-handle ng 6 na aircraft para sa landing at take-off. Pangunahing misyon ng USS America ang magsilbing backup para sa mga marine flight operations. May karga ring anti-air missiles ang USS America. Sabi ng commanding officer ng USS America, dumaan sila sa South China Sea habang papunta sa Pilipinas. Nang tanungin kung may mga nakuha silang radio challenge doon, sinabi ng commanding officer, naging maayos, ligtas at professional ang kanilang pakikisalamuha sa anumang bansa habang bumabiyahe pa Maynila. Any Navy, any of the U.S. naval ships are free to operate anywhere in international waters. And we do that so the waters can remain free for all countries to use. Ang pagbisita ng USS America sa Pilipinas, nataon sa gitna ng patuloy na pananatili ng mga Chinese militia vessels sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea at paghahain ng diplomatic protest ng Pilipinas kamakailan dahil sa panunutok ng laser ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard. Ang mga ganitong klaseng insidente sa West Philippine Sea, inaasahang tatalakayin sa Bilateral Consultative Mechanism o BCM sa March 23 at 24 na gaganapin sa Pilipinas para pag-usapan sa mapayapang paraan ang mga gusot at tensyon sa West Philippine Sea at South China Sea. May nakatakda namang high-level meeting ang mga opisyal ng Amerika at Pilipinas kaugnay sa defense and security cooperation sa darating na Abril na lalahukan ng foreign affairs at defense secretaries ng dalawang bansa. Sa Webes, nakaschedule umalis ng Pilipinas ang USS America at hindi man daw lalahok sa balikatan exercises ang barkong ito. Handa raw silang bumalik ng Pilipinas anumang oras na ipag-utos ito at kung kakailanganin. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Dismayado ang kaanak ng ilan sa 34 na nawawalang sabungero sa anilay mabagal na usad ng kaso. May mga kinasuhan naman daw pero wala pa rin inaaresto. Nakatutok si June Veneracion. 14 na buwan ang nawawala ang magkapatid na James at Marlon Bakay. Sila ang dalawa sa mga nawawalang sabungero nung kainitan ng isabong. Ganun na rin katagal ang kalbaryong patuloy na nararanasan ng mga naghahanap nilang magulang. Binigay ko na po kay Lord lahat kung ano nangyari para tatanggapin namin yung talagang ganun na nangyari. Pero ang mas nakakadagdag sa sama ng loob ng mga magulang ni na James at Marlon. Hanggang ngayon, wala pang naaaresto sa mga kinasuhang 6 na gwardya ng isabong operator na Lucky 8 StarQuest. 3 buwan na ang nagdaan mula na magpalabas ng warrant of arrest ng korte laban sa 6. Dapat naman, kahit malaki sa kay mahuli sa kanila, eh hanggang sa ngayon, eh wala pa. Pero nawagan po ako sa mga authorities na umawak sa kaso namin na sana naman eh, inispilisan naman nila yung pagtugis sa mga yan. Makikipagpulong sana ang mga pamilya ng mga missing sabungero kay House Speaker Martin Romualdez ngayong araw, pero hindi ito natuloy. Sa meeting, iaabot sana ng mga naghahanap na kaanak ang kanilang sulat kay Romualdez para hingin sa Kongreso ang suporta para wag nang makapag-operate muli ang isabong. Magtiwala sa ating sistema, sa ating justice system, although sometimes it's really slow, in terms of support, sa kanilang pangailangan, pwede naman nilang lapitan ang aking kagapan. Sa Biyernes, muling makikipagpulong ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Alam nilang mahirap ang laban, pero hindi raw sila titigil sa paghahanap ng justisya. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Tinawag ng Amerika na pagbibigay ng diplomatic cover ang pagbisita at pakikipagpulong ni Chinese President Xi Jinping kay Russian President Vladimir Putin sa Moscow. Sa kabila ng pahayag ni President Xi na bumisita siya kay President Putin para tumulong maresolba ang gulo sa Ukraine, sinabi ni U.S. Secretary of State Antony Blinken na tila tinutulungan ng China ang Russia na gumawa ng krimen. Matatandaan ding inisyuhan kamakailan lang ng arrest warrant ng International Criminal Court si Putin dahil sa umunoy war crimes.
Sa informal talks naman ng dalawang pinuno, tinawag nilang dear friend ang isa't isa. Nagbigay ng malawak na 12-point proposal ang China sa pagre-resolba ng krisis sa Ukraine, habang pinapalakas din ang pakikipag-ugnay nito sa Moscow. Nirerespeto raw ni Putin ang panukala ng China. At sa gitna niyan, umaasa ang China ng mas matibay na energy partnership sa pagitan ng dalawang bansa, kasunod ng pagpapalakas ng China sa pag-angkat ng uling, langis at krudo mula Russia. Tumagal ng halos 4:15 oras ang informal meeting ng dalawang pinuno na susundan ng formal na pulong ngayong araw. Good evening mga kapuso, kinakiligan at pinag-usapan ang pilot episode ng newest Kapuso Primetime series na The Right One kagabi. At hindi lang fans ang nag-abang dyan, kundi mismong cast and crew kabilang ang lead stars nitong sina Ruru Madrid at Bianco Umali na aminadong kinabahan. Kung bakit, alamin sa chika ni Nelson Canlas. Naghihiyawan at nagpapalakpakan bawat eksena. Undeniably, kilig na kilig ang cast and crew ng GMA Public Affairs and View Philippines collab na The Right One, habang sabay-sabay nilang pinanood ang pilot episode nito kagabi. Present din sa watch party ang ilan sa cast tulad ng mga bidang sina Ruru Madrid, Bianca Umali at Mikey Quintos. Kasama rin nila sina Lotlot de Leon, Royce Cabrera at Kaloyting Kungko. Pinuri at pinag-usapan din ito online. Dahil sa reaksyon ng mga manonood, nabawasan ang kaba ni Ruru at Bianca. Aminado kasi ang real-life couple na kinabahan sila kung magkakaroon sila ng on-screen chemistry. Sobrang masaya na ako. I didn't expect na ganito yung magiging reaction din ng tao while watching this series, yung eksena namin na nag-kiss kami. So, to be honest, yun yung challenge for me. Dahil nga sa sobrang komportable namin sa isa't isa, siyempre gusto namin maparamdam sa tao yung kilig, yung feeling na para bang hindi sila sanay na makita kami. Ibang-iba raw ang atake ni Ruru at Bianca sa pag-arte sa kanilang kauna-unahang tambalan. Mula sa facial expression at galaw, maaari raw maihalin tulad sa mga K-drama series. Mabilis din daw ang paggalaw ng istorya, kaya't payo ng mga bida, don't miss any episode. Actually, sa show na to kasi, Kuya, I think it pushed us beyond our limits kasi lahat ng genre na pwede naming gawin at pasukin, ginawa namin and binigay namin because we want to give our best and for the show to look na sobrang ganda at siksik sa Ricardo's, kumbaga. Kilig feels din ang binigay ng pilot episode nang matunghayan ang masayang buhay ni Liam at Joyce. Nag-iisip ka ba? Sana naisip mo na hindi natin kailangan to. At abangan daw sa mga susunod na episode kung paano mababago ang kanilang tadhana sa pamamagitan ng isang magical typewriter. Para kay Mikey, dahil challenging ang pagganap, focused ang cast sa pagpapaganda ng kanilang roles. Sumasabay na rin sa kanilang maturity sa pag-arte ang kanilang real-life relationships. Yung hindi na patagalin, para hindi na maapektuhan yung trabaho, hindi na kayo mag-overthink din. So, if one of us needs, like, talk time, respect namin yung time na yun, nagigilid kami, kahit kailan pa yan, kailangan natin pag-usapan do para maging maganda pa rin yung trabaho namin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings! Susunod! Exclusive! Ang nabistong mga kontrabando sa condo unit ng pugante umanong Taiwanese national. Dry season o tag-init, nag-umpisa na ayon sa PAGASA. Ano mga pinaghahandaan nyo mga kapuso? Pakinggan natin ang boses mo. At ang bonding ng fans sa Pangasinan at Pampanga, kasama sina pambansang Ginoo David Lucauco at cast ng mga lihim ni Orduha. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras.
8:50 p.m. sa GMA Talababat. Pick to win sa Love Is Us Always and Forever promo. Download the GMA mobile app and register your details. Watch GMA shows and wait for the Love Is Us Always and Forever Pick to Win promo signal and submit your entry. Go to gmanetwork.com/loveisuspromo for more details. So this is Sarah Casillas inviting you to download and stream my latest single sa aking Daigdig on Spotify, iTunes, YouTube Music, Apple Music, and other digital stores worldwide. You may also request sa aking Daigdig in Barangay LS 97.1 and Barangay FM stations nationwide. Only from GMA Music, the best of homegrown music. Interesting topics and insightful conversations with one of the country's veteran and most award-winning journalists, Howie Severino. The Howie Severino Podcast was hailed as one of Spotify's best new podcasts and has consistently been one of the top Philippine podcasts since its launch. The Howie Severino Podcast. New episode streams every Thursday on major streaming platforms. Bato niya, parang oblong siya. Tapos, kapitan po ng alambre para po mahigpit yung tali. Tapos, lagyan din ng tela para mukhang galamay po ng pugita po. Para po yung pugita po, sumusunod yan pag hinihila-hila mo yan dun sa ilalim ng dagat po. Kaya po yun, kinakagat kasi, yung pugita kasi, may ano yan, dalawang mata yan, tapos yung mata niya, ganito yung forma ng mata niya. Tapos yung dito, banda dito sa ilalim ng mata niya, banda sa liig niya, may circle kasi yan, ang lingin sa ilalim niya. Yan, kinakagat ko yan, kasi pag mapisa yun, mawala na po ng lakas yung pugita po. Hindi na talaga yan kakapit kahit saan-saan. Iba na din yun ng kulay, biglang pumuti na po yan. Hindi naman po, delikado yung pagkagat ko po kasi po sa simula pa elementary po ako, tinuruan na po ako ng aking ama kung paano kaligtas. Ang iwasan lang po is yung ano niya po, yung bibig niya kasi may ngipin yun at saka yung ngipin niya medyo matalim talaga yun. Kailangan talaga na di talaga didikit sa balat mo para hindi ka makagat po. Yung kinikita ko po sa araw-araw po is minsan po abot po ng 800. Kapag wala ko masyadong huli, minsan po 400 lang, 300. Thank you.
si regular ink po, mas dense yung composition niya. Unlike po ng UV tattoo ink, mas thinner po yung ink niya. Magkaiba po yung glow in the dark tsaka yung UV tattoos. Kasi po yung glow in the dark tattoo, pag patay nyo po ng ilaw, automatic yun, mag-glow siya. Yung UV tattoo po, kailangan natin ng black light para lang makita natin or ma-appreciate natin ang glow ng UV ink. Pasadahan naman natin ang iba pang mga balita. Nasa kote sa paniki Tarlac ang isang ginang na nagkakatay at nagbebenta ng karne ng aso. Depensa ng suspect na naaharap sa asunto, wala raw silang ibang pinagkakakitaan at ipambibili niya lang daw sana ng gamot ng apo ang kita rito. Ilang buhay na aso rin ang nasagip. Sa Maynila, patay ang magkapatid na senior citizen matapos daw looban ang kanilang bahay. Arestado ang suspect na posible umunong pagnanakaw motibo sa krimen. Sinusubukan pa namin siyang kunan ng pakayag. Mahigit 400 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakarang sa NAIA. Ayon sa mga otoridad, idireklarang mga puli galing sa West Africa ang padala. Arestado ang dalawang kukuhasal na nito. Depensa ng isa na pag-utusan lamang sila, tumanggi namang magsalita ang kanyang kasama. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Handa raw ang Department of Education na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para makapagbigay ng pabahay sa mga guro. Katulad na lang ng proyektong inilunsad sa Quezon City na dinalohan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Yan po ang tinutukan ni Ian Cruz. Isa si Vice President at concurrent Department of Education Secretary Sara Duterte sa mga nanguna sa groundbreaking ceremony ng 12-story building na pabahay ng Quezon City LGU sa Barangay Holy Spirit. Ang proyektong ito, inaasang makakatulong sa nasa 144 na guro mula sa pampublikong paaralan. Sabi ni Vice President Sara Duterte, handa silang makipagtulungan sa mga LGU para sa mga proyektong pabahay sa mga guro. Bukod dito, may programang pabahay ang National Housing Authority para sa mga guro. Maari raw itong i-avail sa pamamagitan ng GSIS at Pag-ibig. Katulad ng ginawa ng Quezon City, local government unit na meron silang pabahay and ang partnership nila with the Department of Education is yung pag-identify ng beneficiary teachers natin na qualified para sa kanilang mga pabahay. Nauna rito, pinangunahan din ni Duterte ang pagkilala ng Quezon City Police District sa mga aling pulis sa pagdiriwang ng National Women's Month. Sa kanyang talumpati, sinabi niya na wala sa kasarian ng tao kung magtatagumpay ba siya o hindi. Pinuri rin niya ang QCPD dahil sa bumabang kaso ng violence against women and their children at dumaraming babaeng pulis sa kanilang distrito. I'd like to commend General Nicolas Torre for what he did in QCPD, acknowledging and raising women in positions across the QCPD. Sabi nga niya, ang mga babae dito hindi lang nagtitimpla ng kape. Sinubukan ding hinga ng komento ang Vice Presidente sa ginagawang imbestigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng nagdaang administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mayroon daw po kayong statement? Saan? Sa ICC, ma'am? No comment. Thank you. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, opisyal na nga ang idineklara ng PAGASA ang simula ng dry season o tag-init. Wala na rin kasing epekto ang hanging amihan o northeast monsoon o yung malamig at tuyong hangin. Ang umiiral na ngayon, ridge o extension ng isang high pressure area na magdudulot ng maaliwala sa panahon, partikular sa northern at central Luzon.
Kasabay nito ang pag-iral ng easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, napakababa ng tsansa ng ulan sa halos buong Luzon at Visayas, maliban sa ilang lugar sa Bohol, Cebu at Negros provinces. Maliit din ang posibilidad ng ulan sa Metro Manila kung saan inaasahan ang mainit na panahon. Gaya po kanina na umabot sa 36 degrees Celsius ang init factor bandang 1:50 ng hapon sa Quezon City. Dahil naman sa posibleng localized thunderstorms, may pag-ulan sa Mindanao kabilang ang Basilan, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Gayun din sa Soksarjen at Davao Region na makakaranas naman ng matitinding ulan. Maging I am ready po sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa ngayon, wala pa namang namamataang sama ng panahon na posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Tutukan! Veteranong basketbolistang si L.A. Tenorio may iniindang matinding karamdaman. At ang nabisto ng mga otoridad sa naharang ng mga OFW papunta sana ng Congo at Africa. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. Magkandasugat-sugat na po ako. Hindi po ako susukot ay hanggat hindi ko po natutulungan si nanay na mangarap ko niya. Mahalaga ang tagumpay, pero mas mahalaga na matuto ka sa lahat ng kabiguan mo. Kasi yung ka ng higit na magiging mas matatag na tao. Hearts on Ice, weeknights, 8:50 p.m. Are you the next big Kapuso star? Nandito na ang chance na pinakahihintay mo. Sparkle is bringing your dreams closer to you. Catch the Sparkle Caravan across the Philippines. Arangkada na simula March 25, 10 a.m. to 4 p.m. sa The Atrium, SM City, Telabastagan, Pampanga. Be part of Sparkle, the country's leading talent management group. Tara, G! Audition na sa Sparkle Caravan. May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan. Once you lose your respect for a person, yung love never mo na siya mababalik. If you measure 3.67 inches or less, then that's a micropenis. Do you really have to go through all these rules before you focus on yourself? Kapuso, kahit ano pa yan, i-share mo lang. Kasama si Dr. Ana Tuazon. Nasaan ka man, nandito kami. Makikinig at makikipagkwentuhan. Email us at sharekulang@gmanews.tv. Dahil sa buhay, lamang ang may karamay. Hashtag share ko lang.
impact protection you have in regular motorcycle jeans is basically the knee protectors with an airbag. Wow, we're talking whole, this is a completely different level. This is impact protection for like a big part of your bike. Yung snake massage, noong una kasi na pinapagapang sa katawan ko, sa mga tao ko, naramdaman namin na pwede rin palang magmasahin ng tao kasi maganda sa katawan. Kaya sinubukan namin at yun, nagtuloy-tuloy maraming pumupunta dahil gusto nila. Nilalagay namin yung snake at simula sa dibdib. Tapos hinahayaan namin lumakad sila kung saan sila pupunta, kung sa kamay mo, sa punta sa paa. Na-diagnose na may stage 3 colon cancer ang Pinoy basketball player na si L.A. Tenorio. Sa isang pahayag, sinabi ng basketball veteran na sumailalim na siya sa initial testing sa nakalipas na 3 linggo, kaya hindi raw siya nakadalo sa mga practice at laro. Nakumpleto na rin daw niya ang kanyang surgery at sasailalim naman ngayon sa treatment. Ipinagpapasa Diyos na raw ni Tenorio ang pagsubok na kanyang pinagdaraanan ngayon. Gayunman, hindi pa raw siya magre-retiro. Umaasa raw siya na sa tulong ng mga doktor sa Pilipinas at sa Singapore, muli siyang makakapaglaro at makakabalik sa basketball. Naharang ng Bureau of Immigration ang 2 Pinay na hinihinalang biktima umano ng human trafficking. Pinangakuan daw sila ng trabaho sa mga paaralan at opisina sa Congo, Africa. Pero nabistong pagtatrabahuhin lamang bilang kasambahay. Yan ang tinutukan ni Leigh Alves. 2 babaeng nasa mid-20s to early 30s ang naharang ng immigration officer sa NAIA Terminal 1 noong March 7. Di magkasama ang 2 na parehong sinabing magbabakasyon sa Malaysia. Pero nagduda ang immigration officers dahil sa maraming inconsistencies sa kanilang mga dokumento at mga sinasabi tungkol sa kanilang biyahe. They were unable to answer even the most basic details po tung kanilang bakasyon dahil ito lamang pong mga dokumento nila. Ikabibigay lamang po sa kanila right before sila pumasok ng paliparan. Parehong-pareho raw ang mga dalang dokumento ng 2 na sa labas lang ng airport nagkakilala. Ang country of destination nila? Sila po pang dalang 2 ay bound for Congo para po doon magtrabaho. Ni-recruit po sila allegedly ng isang OFW sa Congo para po magtrabaho po doon. They were offered daw po 40,000 pesos as salary. The initial offer sa kanila po ay mga staff, mga school worker, office worker. Pero when we inquired kung meron po silang background sa mga ito, wala daw po silang background sa mga ganito pong trabaho. Kalaunan, lumabas ding ni-recruit ang 2 bilang household workers. Ni-refer na ang kaso sa Interagency Council Against Trafficking para mahuli ang nasa likod ng tangkang human trafficking. We want to put the information out there
for everyone to know and understand why the immigration is doing stricter interviews for departing, for certain departing Filipinos. It's because of the high instances of cases of human trafficking cases like this. Para sa GMA Integrated News, Leigh Alviz nakatutok, 24 oras. Tuloy ang pagpapakilig ni Pambansang Ginoo David Licauco na hinarana ang mga kapuso natin sa Pangasinan. At a night to remember naman ang hatid ng ilan sa cast ng mga lihim ni Orduha sa kanilang pagbisita sa mga kapusong Kapampangan. Yan ang report ni Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Napuno ng saya ang weekend ng ating mga kapusong Kapampangan sa Kapuso Mall Show kasamang ilan sa cast ng nangungunang mythical primetime series na mga lihim ni Orduha. Dumagundong ang hiyawan ng fans nang lumabas sa stage si Hara Orduha herself, Sanya Lopez. Naghandog pa siya ng song and dance number sa mga kabalen. Si Sanya po, kasi ang ganda-ganda niya po. Nakaka-inlove. Nakakatuwa na iba-iba ang pagtanggap talaga nila sa amin. And of course, yung food nila, ang sarap. Hindi rin nagpahuli si Jem, Kylie Padilla. Siyempre yung mga si Kylie Padilla, si Sanya Lopez, mga cast ng mga lihim ni Orduha. Para makita namin sa personal. So happy. Ang init po ng pagtanggap nila kanina. Grabe. So, siyempre, ano yung nakakadagdag din ng energy pag nagpo-perform. Kung may Team Orduha, di rin siyempre nagpahuli ang Team Bounty Hunters sa pangunguna ni Onyx, Vin Abrenica na ng Harana. Gayon din si Freya, Michelle D. At si Valencia Arasan Agustin. Hi, sobrang thank you po sa very warm welcome po ng ating mga kapuso. Thank you sa mga suporta at sa mga pumunta. Hiyawan din ang fans sa kilig natin ni Pambansang Ginoo David Licauco sa Alamino City, Pangasinan. Isa-isa rin hinarana ng Sparkle Star ang mga naggagandahang kandidata ng Miss 100 Islands 2023. Personally, nakakatuwa na kumbaga, magiging parte ako ng isang fiesta. Kasi I'm sure like the past years and decades na ginagawa ito. So, ayun, salamat sa for having me here. Ang ilang mga kapuso, dumayo pa sa Pangasinan upang masilayan ang kanilang idolo. Nag-accommodate po kami dito. Nag-stay po kami para supportahan lang talaga siya. Ano po, masaya po. Like, galing pa po ako ng Pampanga, bumiyay pa po ako dito. Para sa GMA Integrated News at GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joanne Ponsoy, nakatutok, 24 oras. At alamin, ang namukadkad na atraksyong yan sa Sarangani na Japan ang feels. Kuya Kim, ano na? At sa pagpapatuloy ng investigasyon sa pagkamatay ni John Matthew Salilig, umunay doktor na nasa pinangyarihan ng hazing, tukoy na. Walang patid ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Kausap po kasi akong content creator, Tay. Nagustuhan ko kasi yung kanta niya eh. Bagay nga po yun sa routine ko eh. Bata pa lang ako, alam ko na kung ano ang mga bumubuo sa isang pangarap. Anong may paglilingkod namin, Sir Iho? Personal ko pong inaasikaso yung nangyari sa anak ninyo. Pero ilang beses man ako madapa, mas maraming beses akong babako. I will rise above them all. Hearts on Ice, weeknights, 8:50 p.m.
Stay updated with Nelson Canlas. Na-busted ka na ba? No. Oh, ako with confidence, ha? The online source for anything showbiz. Teka muna, Ray, ha? Meron akong sorpresa sa'yo. Hello? Oh, ay! The latest celebrity news. Bago pa kumalat para sa ating mga updaters. 7 months mo kinimkim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas? Aga kong biyaka. Pakitanong po kung ang reason ng breakup ni Carla. Wow, talagang diretso ha. Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit, be fair and be grateful. Updated with Nelson Canlas, streaming Fridays. Gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Pangarap po rin bang mag-Japan pero kapos pa ang travel funds? May solusyon dyan ang mga taga Sarangani Province. Sa kanila kasing lugar, may namumukad din daw na umano'y cherry blossom.
sa travel photos na pinost ng mga taga-Malungon sa Rangani Province. Akalain mong marami sa kanila. Nakapag-revenge travel na sa Land of the Rising Sun, Japan. Puro kuha lang pala mga ito sa gilid ng kalsada sa barangay poblasyon kung saan nakatindig ang punong ito na binansagang cherry blossom ng Malungon dahil sa matingkad na kulay pink nito mga bulaklak. Wow! Kaganda! Parang sa Japan na ako! Pero cherry blossom ba talaga mga ito? Kuya Kim, posible bang mabuhay ang cherry blossom sa Pilipinas? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Ayon sa mga eksperto, posible naman daw na mabuhay ang mga cherry blossom sa malalamig na lugar dito sa Pilipinas. Pero I don't think mamumulaklak sila na kasing en masse yung flowering kumpara sa Japan, sa Korea or sa China. Kailangan ng sakura ng talagang malamig para mag-bloom ng marami. And I don't think mag-bloom sila ng ganun kadami because it doesn't get cool enough. Isa na sa pinakasikat na bansang may uugnay sa cherry blossom ang Japan. Naging simbolo na rin ito ng naturang bansa. Pero alam nyo ba na hindi pala Japan ang kinikilalang cherry blossom capital mundo, kundi ang Macon, Georgia na mayroong 300,000 hanggang 350,000 Yoshino cherry trees. Dito rin dinaraos ang taunang International Cherry Blossom Festival. Pero cherry blossom nga ba ang pink na punong namumukadkad sa Malungon? Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources, hindi cherry blossom ang mga ito, kundi Tabebuya rosea. Yung difference po niya, height of the trees compared to cherry blossom ng Japan, saka yung flowers po niya, malapad. Mga exotic tree ito at hindi endemic sa Pilipinas. Galing yan siya sa isang plantation po dito, binigay po sa munisipyo ng Malungon. Usapan talaga is conservation siya. Meron kaming program on school tree park establishment. Isa yon sa nakakadagdag ng magandang karakteristik ng munisipyo. Kung gusto nila mag-Japan, they can also go to Malungon. Kung manghang-mangha na kayo sa kulay pink na bulaklak ng Tabebuya rosea, paano pa kung masilayan ninyo ang kulay rainbow na punong ito? Ito ang Eucalyptus deglupta na makikita sa Pilipinas, Indonesia, Papua New Guinea at ilang bahagi ng Amerika. Tinatawag din itong rainbow eucalyptus at kilala din bilang Mindanao gum dahil sa matitingkad na kulay ng trunk nito. Merong blue, orange at green. Pag nag-shed ang bark o balat nito, unang masisilayan ang bright green nitong inner layer. Habang tumatagal, na-expose ito sa hangin kaya nag-age ito at nag-iiba-iba ng kulay. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Matataas na kalibre ng baril at iba't ibang bala ang nasabat sa isang condominium unit sa lungsod ng Makati na nirerentahan umano ng isang puganteng Taiwanese national. Diyan tumutok si Marisol Abdurrahman. Exclusive. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng CIDG ang condominium unit na ito sa Makati City kagabi. Nang halughugi ng mga otoridad ang lugar, tumambad sa kanila ang iba't ibang klase ng mga baril, meron din mga submachine gun at daang-daang bala. Hindi inabutan sa lugar ang subject ng operasyon na si Zhang Zhang Xiaodong, isang Taiwanese national. Pugante na ito sa kanyang bansa at miyembro umano ng isang organized crime group na sangkot sa illegal na droga at gun smuggling. These Taiwanese fugitives are considered undocumented aliens at illegal entrance in the Philippines, and their presence in the country is deemed as a serious security threat. Natunto ng lugar matapos maaresto ang tatlong Taiwanese national na naunang inoperate ng CIDG. Sa bisa naman ng warrant of arrest na inisyu laban sa kanila. Pero mismo ang CIDG raw nagulat na ganito karaming baril ang itinago ng grupo sa nasabing condo unit. Ang ini-expect namin talagang may mahuhuli kaming mga baril, okay. But not this ganito karami. Ang ini-expect namin talaga we could recover drugs inside that unit, but unfortunately ito nga ang bumulaga sa amin at na-surprise kami sa dami ng high-powered firearms. There could be more. I could not answer kung marami pa sila. Hindi pa masabi ng PNP sa ngayon kung ginagamit ni ng grupo ang mga nasabat na baril sa kanilang illegal na gawain sa bansa, pero posible raw na gamitin nila ito sa kanilang illegal na gawain sa Taiwan. Whether they will use for their syndicate or they will engage in a black market selling of these firearms back into their country. Tukoy na raw ng CIDG kung saan galing ang ibang baril, pero hindi na muna nila ito binanggit. Nabili raw ang mga ito dito sa bansa at posible raw na ipusit ito palabas ng Pilipinas.
Sasampahan sila ng mga reklamong paglabag sa illegal possession of firearms and ammunition. Patuloy ang pagtugis kay Shadong at ang kanyang mga naarestong kasamahan na katakdang ipadeport. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Huwag palampasin kalsada sa Cavite. Bakit naniningil sa mga dumaraang motorista? Legal ba yan? Alamin sa pagbabalik ng 24 Oras. Gusto mo talagang malaman kung bakit hindi ko naabot ang mga pangarap ko? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakulong sa ganitong klaseng buhay. Lahat ng malalaking bagay, sa maliit din naman nag-uumpisa. Wow! Pareho na po kami! Gusto ko pong maging figure skater katulad po ni Nanay. Baka mas mahalin niya pa ako lalo pag natuloy ko yung pangarap niya. Ang mga pangarap nila? May sana pa makapunta po kayo bukas. Hindi ako pupunta dito. Malaking bahagi ng pangarap ko ngayon. Gagawin ko ang lahat para matuwa sa akin si Nanay. Hindi ko po kayo bibiguin na. Hearts on Ice, weeknights, 8:50 p.m. Life hasn't been easy lately, so we're here to make your day. Featuring amazing, funny, and heartwarming stories to bring you something bright and sweet and get you dancing through tough times. Simple joys that remind us of the many reasons we can still smile. Cleanse your timeline with Make Your Day. Join us on YouTube and Facebook and share your stories too. Let's spread more awesome, wholesome content out there. Make your day! Hearts on Ice. Weeknights, 8:50 p.m. sa GMA Telebabad. How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. We will never get lost because we have our parents. Kumusta, Alexandra? Salamat at nakapunta ka rito. Come with me for a tour of the world's biggest IKEA store. Being a PWD kasi in the Philippines is quite difficult. Ah, yun yung engineer niyo. Babae pala. Bakit nga ba tila nabura sa kasaysayan ang sistema ng pagsusulat na ito? Sabi niya na I look like an angel. Siya in a way na I don't really need to say things out loud for him to know what I am feeling. She is an amazing person and she is my vibe. She accepted me being deaf and my culture and that's why I'm happy.
Ngayong nagsimula na nga ang panahon ng tag-init, may paalala ang mga eksperto. Hindi lang daw bakasyon ang dapat paghandaan, kundi ang pangangalaga sa kalusugan laban sa mga sakit tuwing mainit ang panahon. Pakinggan din natin ang boses mo sa Sanib Puwersang Pagtutok ni na Mark Salazar at Mariz Umali. Napansin niyo bang mas napapadalas na pagtagaktak ng inyong mga pawis? At ramdam niyo na rin ba ang alinsangan ng paligid? Tama po ang inyong hinala dahil opisyal na idineklara ng PAGASA tumigil na ang northeast monsoon na nagdadala ng malamig na hangin at nag-umpisa na ang panahon ng tag-init. Idineklara po natin natapos na yung amihan season at simula na po ng panahon ng tag-init dito sa ating bansa, yung tinatawag nating warm and dry season. Kapag tag-init, syempre magbabago ang outfit dahil out na ang mga jacket at balik na ang mga sando, shorts at mga mas maliwalas na kasuotan. Ilabas na rin ang mga pamatid-init gaya ng samalamig. Dahil sa mas mainit-init na temperatura pa ang mararanasan natin sa mga susunod na buwan, pinapayuhan ang publikong uminom ng maraming tubig at mag-ingat sa posibleng heat stress at heat stroke. Pero wait, huwag daw masyadong magpakasaya. Hindi naman daw palaging maaraw. May posibilidad din ng mga biglang pag-ulan, lalo sa dahong hapon na gabi na dulot ng mga thunderstorm. And we are not also ruling out the possibility na for the month of March, April, and May ay maka-monitor tayo ng at least isang bagyo o tropical cyclone. Dahil summertime na, gala time na rin para sa marami nating kababayan. Si Borna taga Marikina ay nagbubuk na ng summer outing sa resort na ito sa San Mateo Rizal. Revenge gala daw talaga sila. At sa malalapit lang muna para makarami. So ito yung unang option. So gano'n kayo kadalas tumalabas na mag-swimming pag ganitong summer? Usually, almost every 2 weeks. Mainit eh. Masasarap lumabas kaysa sa bahay. Siyempre, excited din ang mga travel agency at tour operators dahil na-miss nilang maging busy sa pagtanggap ng mga booking. Halos fully booked na raw ang mga kilalang beach dahil maraming maagang nagpabook. As of now, it's picking up. For this year, medyo 80% as of kaysa yung last year. More picking up. Usually, Boracay, Bohol, Palawan, Siargao. So, yung mga protocol, it's more convenient ngayon. No more antigen or ano. Not like last year, medyo marami pa hinihingi eh. Pero ang panahon ng tag-init, panahon din ng sakit. Kaya sabi ng Department of Health, magsuot po kayo ng sombrero kung kayo po ay lalabas ng bahay o di kaya ay magdala ng payong. Yun pong direct sunlight, ang pinakamainit po talaga na oras sa ating panahon ay 10 a.m. to 3 p.m. So iwasan po natin na sa mga ganyang panahon tayo o ganyang oras tayo lalabas ng ating bahay. Kung di naman makakaiwas para dyan, maglagay po tayo ng sunscreen kung meron po tayo, no, para mas maproteksyonan ang ating mga balat. Pati na rin po, magdala po tayo ng tubig. Lalong-lalo na yung mga nakakatanda, because of the heat, nagkakaroon po sila ng dehydration. And that can lead to heat stroke. Para raw masulit ang pinakaantay na bakasyon simula nung magpandemya, iwasan ang mga banta sa kalusugan at nakapaghanda ang katawan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online. Dahil mas maluwag na ang travel restrictions, maraming netizen ang excited ng mag-outing at magtampisaw sa tubig. For the food trip at sa malamig naman, ang inaabangan ng iba gaya ng milkshake, ice cream at ang paborito nating halo-halo. Kung ang ilan ay cool lang sa tag-init, meron namang tila nagsisimula ng uminit ang ulo dahil sa nakambaraw na pagsipa ng bill sa kuryente. Kaya naman ang ilang kapuso ngayon pa lang daw ay magtipid-tipid na sa pagkonsumo. Brown out, sunog at kawalan ng tubig naman ang kinababahala ng mga maiiwan sa kani-kanilang bahay. Ang iba namang may lakad, nagre-ready na raw ng proteksyon sa init para iwas heat stroke. Extra productive naman ang summer para sa iba na gusto raw ilaan ang oras para mag-advanced learning, wow ha, umattend ng youth camp at maglaba ng damit. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 Oras. Inirereklamo ngayon ang isang kalsada sa loob ng isang subdivision sa Cavite na animoy expressway kung makasingil ng toll fee sa mga dumaraang sasakyan.
Ang paliwanag ng pamunuan ng subdivision tukol dito, tinutukan ni Dano Tingkongo. Ito ng isang netizen sa GSIS Road sa bahagi ng Gardenia Valley Subdivision Molino 3 sa Bacoor, Cavite. Pabiro niya itong tinawag na Gardenia Valley Expressway dahil may naniningil daw ng toll para makadaan. Nakita ko may ganun na, may toll gate na silang sarili. Kasi dati ang sinisingil lang nila, mga closed van, mga truck, ganun. Ngayon pati motor sinisingil na, tricycle, jeep, ganyan. Naisip to, ayos to, may sariling toll gate. Ano to, expressway? 5 pesos ang singil nila sa mga tricycle, 10 pesos naman sa ibang uri ng sasakyan, kabilang ang mga motorsiklo, kotse at jeep. Bakit ho naman ganon? Oho, eh lagi akong dumadaan dito. Private po? Yes po. Parang hindi naman ho, kasi dati-rati naman po, dinadaanan po naman po Private na daw po ito. Paano yung mga nakatira po dyan? Iikot po kami ng malayo. Hindi po, kasi naandyan po yung bahay ko. Ano, lagi na lang akong magbabayad ng 10 pesos. Paliwanag ng pamunuan ng subdivision, sakop ng private property ng subdivision ng daan at pinapayagan umano sila ng city government ng Bacoor na maningil ng toll sa mga dumaraan na walang tinatawag na solidarity sticker na ibinibigay sa mga taga-Bacoor. It's a big misconception that road is a national road. Well, in fact, hindi. Ito ay parte ng aming subdivision, meaning ito ay pribadong daan ng aming subdivision at meron kaming mga hinahawakang dokumento para dito. Kung sino man ang walang sticker ng solidarity, ang private subdivision na nagpapagamit ng kanilang pribadong daan ay may karapatang maningil ng karapatang koleksyon sa paggamit ng aming kalsada. Kinailangan din daw maningil ng subdivision para mapanatili ang seguridad sa lugar. Ang unang-unang matinding reklamo po dyan ay yung pollution. So isipin nyo naman kayo ang tumira dyan sa main road at 24 hours na daanan po yan ng mga publiko at pribadong mga sasakyan kasama na mga motor na may ingay na muffler. Napapasukan din ho tayo ng mga magdanakaw. Pero paalala ng Bacoor City Legal Office, nakasaad sa Rule 14 ng Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations, bawal maningil ng toll ang mga subdivision maliban kung sila ang nag-aayos ng kalsada. Tama naman sila na sinabi nila that is a private property, no? But to collect fees at saka tolls, medyo alanganin kami doon because we know naman na meron tayong department order from DSUD na bawal ang toll. Ina-acknowledge natin na yung pwedeng gawin ng mga subdivision ay i-regulate lamang yung pumapasok sa kanila for purposes of security. Ang dapat nilang gawin, i-honor nila yung solidarity sticker para mabilis makadaan yung mga tao, mais yung traffic. At saka yung kanilang sticker din sa subdivision nila. And all others, dapat hindi yan dapat pasukin ng mga tao na hindi naman talaga taga Bacoor. Dahil sa mga natatanggap na raw nilang reklamo, may ikipag-ugnayan daw ang Bacoor LGU sa Department of Human Settlements at Human Settlements Adjudication Commission. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkongko, Nakatutok, 24 Horas. Chika in a minute! Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Faves in one photo, yan ang bansag ng fans sa IG snap ni Blackpink Rosé with Grammy winner Harry Styles after ng kanyang Love on Tour concert sa South Korea. Sa hiwalay na IG post, pinusuan din ang groovy ng global superstar BTS RM, V, Suga at Jungkook with the English singer-songwriter. BTS Jimin's first album is coming! 3 more days at mapapakinggan na ang first solo album ng global superstar na Face. Experience the kilig like crazy sa official title track ng kanyang upcoming album na tungkol daw sa preparations and steps that he will take as a solo artist. Up next, Dong Yan! Magbabalik teleserye na! Ano kaya ang mga dapat abangan? Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Horas.
our process pipeline involves quite a bit of artificial intelligence process, which involves deep learning and some of the traditional statistical artificial intelligence algorithms. So the quality of our scan is as good as the Hollywood-style devices. Goals are to be able to go beyond just the face to the whole human body and create a full realistic avatar. And once that happens, then maybe you're looking at the entire fashion industry or the clothing that you might want to try out in a virtual space. Ibebenta po talaga ako, Mama. Paalala ko lang po. Ito pong damit, Ma'am, hindi po ito modeling, Ma'am. Opo. Yung live selling po ito, live selling po, live selling. Ano po yung binibenta nyo? Nagbibenta po ako ng mga appliances. Nakikita nyo po, ilip po ng window blinds. Wala po akong window blinds. Ikaw nga, nabubulagan ka na sa pagmamahal sa kanya kahit di ka naman talaga niyo gusto. Magkamukha mo daw yung tao para kayo sa isa't isa. Yung feeling ko magkamukha tayong dalawa. Hoy! Nag-overthink na naman ako. Hindi po kasi nung umpisa po, akala ko talaga, seryoso yung mga tanong nila. Kasi siyempre, minsan, natatamad na din ako na puro pagbibenta lang ako. So, minsan, sinasagot ko na lang din. Eh, ang kaso kasi minsan, sa sobrang dami ng tanong nila, mas marami pa po yung tanong nila na walang kinalaman dun sa damit na binibenta ko. Tukoy na raw ng NBI ang umano'y doktor na nasa pinangyarihan ng hazing kay Adamson University student John Matthew Salili. Sa sinumpaang saraysay ng miyembro ng Tau Gamma Phi na si Ralph Benjamin Tan, sinabi niyang dumating sa Paranaque ang nasabing doktor pero tumanggi itong tignan ang lagay noon ni Salili. Alamin daw ng NBI sa Professional Regulations Commission o PRC kung lisensyadong doktor o hindi ang sinasabi ni Tan at kung ano ang implikasyon niya sa pagkamatay ni Salilig. Inaalam natin yung pagkakakilanlan. Mag-verify tayo sa PRC at aalamin kung talagang doktor ito at ipapasupina rin natin siya para makunan din siya ng kanyang panig. Itinanggi ng mga Tsinong nahuling ilegal umanong nagsusugal sa Paranaque na ninakawan sila ng mga sumalakay na tauhan ng CIDG-NCR maghahating gabi nitong March 13.
Sa isang affidavit, sinabi nilang maliban sa mga ebidensya, walang kinuhang pera at mahalagang gamit ang CIDG-NCR. Pinalaya rin sila matapos hindi makapagsampa agad ng reklamo ang mga otoridad. Paglabas, sinabihan daw sila ng PNP Office of the Deputy Chief for Administration na magsampa ng reklamo laban sa mga nang-raid na pulis. Pero tinanggihan nila ito dahil wala naman daw silang nakitang irregularidad. Matatanda ang sinibak sa pwesto ang 10 pulis at 3 opisyal ng CIDG-NCR, kabilang hepe nitong si Police Colonel Hansel Marantan dahil sa issue ng umunoy huli dap. Sabi ni Marantan, bukas siya sa development na ito bilang bahagi ng mas malawak na investigasyon sa insidente. Handa rin daw siya at kanyang mga tauhan na humarap sa investigasyon. Dumating at lumipas ang deadline pero hindi nagpakita si Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. sa Kamara ngayong araw. Pinasasagot si Teves sa kanyang patuloy na pagliban sa trabaho. Ito'y sa gitna ng investigasyon sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Roel de Gamo, kung saan idinadawit si Teves. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hanggang alas 4 ng hapon lang ang ibinigay ng House Committee on Ethics and Privileges kay Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. para humarap sa kanila ng personal. Pero hindi nagpakita ng personal si Teves na sinasabing nasa ibang bansa pa rin kahit na expired na ang travel clearance na mula sa House of Representatives noong March 9. Dahil dito, isinara na ng komite ang kanilang investigasyon at meron na raw silang nabuong desisyon matapos ang isang unanimous vote. Pero hindi nilabas ng komite kung ano ang sasapitin ni Teves. Hintay na lang daw na maihain ito sa plenaryo bukas. The committee has reached a conclusion by a voting of by a unanimous voting, and we will transmit and submit our report at once and recommendation to the plenary for appropriate action. Sa ilalim ng rules ng Kamara, maaaring parusahan ng kapulungan ng isang miyembro nito sa rekomendasyon ng Committee on Ethics sa paglabag ng Code of Conduct at Disorderly Behavior. Ang parusa, maaaring censure or reprimand kung papayagan ng majority ng miyembro ng Kamara. Pwede ring masuspende o mapatalsik ang isang miyembro kung papayag ang 2/3 ang miyembro. Kung suspension ang magiging parusa, pinakamatagal na ang 60 araw. Nauna nang sinabi ng kampo ni Teves na gusto nilang makilahok sa mga deliberasyon pero sa pamamagitan ng teleconferencing. Pero hindi ito pinayagan ng Kamara. Pag hindi ka allowed no by the house yung travel outside mo, you are deemed absent. Kung absent ka, hindi ka allowed din na mag-join no, sa mga activity dito sa house. Kahapon po ay humiling kami na siya ay magpaliwanag ng virtually kasi may house rules naman po ron yung hybrid system eh. And then una ayaw and then pumayag, then binawi na naman yung pagpayag. At napinagtataka nga po namin na Sir Egan, Ma'am Connie, kasi sabi po nila, sabik silang marinig yung panig ni Congressman Teves. Paano po yun eh, pero big condition silang personal na dumalo. Hiwalay na usapin ito sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Roel de Gamo kung saan nadadawit ang pangalan ng isang Kong Teves bilang nasa likod umano ng krimen. Dati nang itinanggi ni Teves ang aligasyon. Kanina, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio na maglalabas ng pahayag si Teves ngayong araw pero wala pa ito sa ngayon. Pre-recorded sa kanyang Facebook page at doon po ay sasabihin niya lahat ng nalalaman niya pati yung kanyang apila sa kanyang mga kasamahan kongreso na sana naman ibigyan siya ng benefit of the doubt at yun pong masunod yung presumption of innocence. Kasi ang tono daw ng ibang mga sektor ay parang guilty na siya. Sabi pa ni Espares, kung biglang magpapakita si Teves bago magdesisyon ng plenaryo bukas, bahala na ang plenaryo kung bibigyan ito ng konsiderasyon. Hanggang bukas na lang ang sesyon ng Kamara. Nakatakdang mag-recess ang House of Representatives sa March 25 hanggang May 7. Kaugnay nito, inilahad ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nakatanggap siya ng text message mula kay Teves kahapon pero hindi raw niya ito sinagot. Sabi pa ni Remulla, apat na suspect pa sa pagpatay kay Degamo ang sumuko.
Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. The long wait is over dahil magbabalik teleserye na sina primetime King and Queen, Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Pero sa maghihiwalay na proyekto yan. Ang mga abangan sa Kapuso Royal Couple, ito-chika sa atin ni Aubrey Carampel. Magbabalik teleserye si Kapuso primetime King Ding Dong Dantes. At this time, bibida si Ding Dong sa isang murder mystery drama na Royal Blood na nagsimula ng mag-story conference ngayong araw. First time gagawin ni Dong ang whodunit genre sa telebisyon na katulad ng naunang pinag-usapang Kapuso serye na Widow's Web. Coming from the success of the Widow's Web, I am very excited na magkakaroon ng parang in a way extension and another parang also expansion and improvement of the concept. Mini reunion nga raw ito ni Dong kasama ang ilan sa bigating cast ng serye tulad ni Tirso Cruz III, Rian Ramos at celebrity couple na sina Megan Young at Mikael Daez. Kasama rin nila sa serye si Miss Universe Philippines 2020 at TikTok Luck host Rabia Mateo, Sparkle star Lian Valentin, Dion Ignacio, Arthur Solinap at Benji Paras. Dahil pwedeng mangyari. So doon ako hanga talaga sa creative team, sa mga taong bumuo ng kwentong ito. Kasi kahit kami sa mga unang mga script na binabasa namin, naiintriga talaga kami. Good news pa sa fans dahil hindi lang si Dong ang may proyekto at magbabalik drama, kundi pati na rin ang misis niyang si primetime queen Marian Rivera. Sobrang ganda ng story niya, tapos very light lang at mapapanood ng mga anak ko. So yun ang mahalaga sa akin. Alam daw ni Yan-Yan na mahihirapan siyang mag-adjust, pati ang mga anak na sina Zia at Sixto. Lalo at matagal daw siyang naging stay at home dahil sa pandemic. Sabi ko din kay Dong, kapag nagkataon na kailangan ko na mag-taping, siguro kailangan natin silang i-sit down, especially Zia, na parang explain natin kung bakit gusto ko magtrabaho or ano tong trabaho na to. At lahat naman ito ginagawa namin para sa kanila. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yun mga chika ko this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.